首先，中非涉海争议的是非曲直十分清楚，中方已经多次介绍了情况和中方的严正立场。如果非方真的愿意依照国际法行事，首先就应当遵循确定菲律宾领土范围的。Gagawin ng United States ang kinakailangan upang makita na makakapag-supply ang Pilipinas sa barko sa Sican Tomasol na simbolo ng soberanya ng Manila sa nasabing atol. Base kay White House National Security Advisor Jake Sullivan, nitong Biyernes, iniyayag ni Sullivan na pabor ang US sa pag-resupply ng Pilipinas sa crew sa warship na Sierra Madre na isinadsad sa lugar mula pa 1999 upang igiit ang maritime claim sa South China Sea na inaangkin naman ng komunistang bansa na China. Sa kanyang naging talumpati sa Aspen Security Forum Conference sa Colorado, sinabi ni Sullivan na nilinaw ng United States sa China na umiiral ang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas sa Sierra Madre. Ang naging saad ni Jake Sullivan, "The most important thing right now is to see the escalation and to see the ability of the Philippines to do resupplies." Nagbigay din ng kanilang payag ang China sa naging tugon na ito ng Amerika tungkol sa kanilang gagawin tulong sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries na mag-atid ng mga supplies sa mga Philippine Marines na nagbabantay sa nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Mauning, hindi maaring gumawa ng hakbang ang kanilang tropa na nakabantay sa South China Sea kung sakaling tutuhanin ito ng Amerika ang kanilang naging payag na suporta sa kagawaran ng Pilipinas, partikular na dito ang pagkukonvoy sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries upang mag-atid ng mga supplies sa Ayungin Shoal. Hindi posible na gumamit sila ng das kung kinakailangan dahil pinagtatanggol lamang nila ang kanilang mga pag-aaring katubigan sa South China Sea. At ayon pa sa kanila, pasok na pasok ito sa kanilang 10-dash line na hindi naman kinikilala ng UNCLOS, partikular na dito ang Pilipinas. Dagdag pa ng nasabing tagapagsalita ng China ukol sa isyong ito, wala daw karapatan ang bansang Amerika na mangimasok sa problema sa South China Sea at maaari lamang ang Pilipinas at China ang gumawa ng mga hakbang upang tugunan ang lahat ng mga ito at pag-usapan ng dalawang bansa kung kinakailangan. Saad niya, "America should slow down its meddling in the South China Sea. It is too obvious that this country is making a way for trouble to break out, which the Chinese Communist Party does not like. The President of the Philippines, Mr. Marcos, must personally cooperate with China to avoid any conflict in South China Sea. And the Chinese side was willing to listen just in case. As I said that China will stand up for the property we are fighting for, especially the sacred 10-dash line. Other than that, no more." Dagdag pa niya na kailangan ng resiprokal na pag-uusap sa pagitan ng China at ng Pilipinas para mapahupa ang gulo na kinasasangkutan ng dalawang bansa. Dapat din daw na huwag gumawa ng mga karasan ang tropa ng Pilipinas at karapatan din ng kanilang mga sundalo na protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga sundalong Pilipino. Pero hindi ito kinakatigan ng Pilipinas dahil ang China paumano ang gumagawa ng tunay na karasan at lahat ng ito ay parang mga kasinungalingan lamang. Nagkaroon ng kanilang mga version ang bansang Pilipinas at China sa madugong nangyari noon sa mga tropa ng Pilipinas at Chino kung saan umabot pa sa puntong naputulan ng isang daliri ang Philippine Marines na magsusundo lamang ng kanilang kabaro na may sakit na nakasadsad sa BRP Sierra Madre. Base pa sa report, kinumpiska ng CCG ang mga baril ng Philippine Navy at Marines personnel kung saan naputulan pa ng daliri ang isang membro ng Naval Special Operation Group o NABSOG matapos banggain ang kanilang vessel ng CCG. Binutasan rin ng Chinese forces ang resupply boats punsod upang magkaberya ito at mapigilan ang resupply mission sa tropa ng Pilipinas sa kanilang outpost sa BRP Sierra Madre. Tumanggi naman ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at maging ang Philippine Coast Guard na kumpirmahin ang insidente na kauna-unahan sa isyo ng agawan sa teritoryo. Ayon naman sa ulat ng GMA Online, ibinahagi sa kanila ng source na hindi tulad ng mga nakaraan, ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines kung saan ang PCG ang nagbibigay ng maingat na suporta dito. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea Commodore na si Jay Tariela
na ang resupply mission ay isang operasyong militar lamang. Kinalaunan ay tinawag ang PCG na magsagawa ng medical evacuation sa mga nasugatang tauhan ng militar.